Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Sa video ito mga shooters, pag-uusapan natin ito pa mga plano ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na FIBA World Cup. At bukas nga po, papunta na ang ating bambansang kupunan dyan sa China para sa kanilang ilang pocket tournament na mga kalaban dyan. Ang tanong nga lang po dito mga shooters, kung makakasama nga ba nila itong si Kai Soto paglipad nila papunta ng China. So yan yung ating tatalakayan. At Justin Brownlee and Angelo Kwame, ano nga ba ang plano ng samahang basketball ng Pilipinas sa dalawa pa nating naturalized player? So yan po yung ating tatalakayin sa video nito. Pero bago yan, baka napadaan ka lang sa ating YouTube channel. Please hit like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Ito na nga mga shooters, no? Ito ang ating Gilas Pilipinas. Mula po ngayon, nag-training sila kanina dyan sa Meralco Gym. Closed door training po yan, ginawa nila ng ating Gilas Pilipinas. So, yun po yung huling training nila dito without naturalized player, mga shooters, no? Without naturalized player, wala po dyan si Angelo Kwame at wala din po dyan etong si Justin Brownlee. Isa po ang sigurado dyan na andyan po etong si Kai Soto, mga shooters, sa training ng Gilas Pilipinas sa Meralco Gym. Bukas nga po ay lilipad na itong ating Gilas Pilipinas papunta ng China. Matapos nga po yung kanilang series of training, tune-up game dyan sa Europa. So ngayon nagpapalakas naman itong ating Gilas Pilipinas. Pagbalik nga nila dito sa bansa, hindi rin naman sila tumigil ng training, mga shooters. At nakipag-tune up pa nga ito, no? Matapos ang pakikipag-tune up nila dyan sa Europa, sa team ng Lithuania, Estonia, at kung ano-ano pang mga kupunan ang nakalaban nila dyan. Pagbalik nila dito sa Pilipinas, ay nakipag-tune up din ito dyan sa Ateneo Blue Eagles, no? Kung saan si Coach Tab Baldwin, ang head coach nga po nyan. Nakipag-tune up din sila sa PBA League number 1, na Magnolia Hotshot, mga shooters, kung saan po yung dalawang tune-up game nila dito sa Pilipinas ay talaga namang ipinanalo ng Gilas Pilipinas. Ano nga po ba ang plano ng SBP o ng samahang basketball ng Pilipinas para kay Kai Soto? Nag-usap na nga ba itong president ng Gilas Pilipinas o ng SBP, itong si Alphan Lillo at si Kai Soto? Mga shooters, nakalaan pong mag-usap etong mga ito ngayon at magkaroon ng agreement para dyan sa paglaro ni Kai Soto dito nga sa nalalapit na FIBA World Cup. At ano nga ba ang plano ng SBP dito kay Angelo Kwame at kay Justin Brownlee? Ito nga si Kai Soto, mga shooters, ay nagkaroon ng ambush interview. No, ang sabi niya, siya ay maglalaro sa Gilas Pilipinas at gusto niyang maglaro sa Gilas Pilipinas nang siya ay 100%. Kumbaga, mga shooters, gusto ni Kai Soto, wala siyang iniindang injury, no? Pero ang hindi patiyak ngayon, mga shooters, kung ito nga ba ay makakasama paglipad ng Gilas Pilipinas dyan sa China, dahil humihingi nga ng dalawang linggo pang pahinga etong kampo ni Kai Soto. Pero ang sabi ni Kai, aaten siya ng practice. Dun sa interview niya po, ha, aaten siya ng practice. Sabi niya po yan, yan po ang pangako niya dito kay Coach Chot Reyes. Aaten siya ng practice ngayon. Ang hindi lang po sigurado kung makakasama nga ba si Kai Soto. At dahil ang gusto ni Coach Chot Reyes, makasama ni Kai Soto etong si Jordan Clarkson, at the same time makasama silang dalawa. Yan po yung gusto ni Coach Chot Reyes sa pagpunta nga nila dyan sa China. Diba mga shooters? So malaking bagay po yan. Malaking bagay po kasi yung makapag-training sila together, mga shooters. Malapit na po eh. Napakalapit na po. Ilang araw na lang po yan. Diba? 24 days na lang, mga shooters. At magsisimula na nga po ang FIBA World Cup. So napakahalaga po ng bawat araw na ito na magkakaroon pa ng training itong ating Gilas Pilipinas. So punta naman tayo dito, mga shooters, sa ating isa pang naturalized player. Ano nga ba ang plano ng Gilas Pilipinas dito sa ating dalawang naturalized player, kay Justin Brownlee at kay Angelo Kwame, no? So ito nga po yung pahayag ng SBP dito sa dalawa nating naturalized player. SBP is open to the possibility
of two import or naturalized player, Justin Brownlee and Angelo Kwame, in the 19th Asian Game in China from September 23 to October 8. Ayon po yan sa Gilas manager na si Boots Antonio. So yan po yung plano ng ating Gilas Pilipinas na baka dalawang import ang ating paglalaruin pagdating nga po ng Asian Game dyan po sa China ngayong September 23. So may posibilidad po na magsabay etong si Angelo Kwame, no? Nakasalukuyan po ay naglalaro o maglalaro sa Jones Cup, no? Pangungunahan po niya yung Rain or Shine at itong si Justin Brownlee. Well, maganda po 'yan mga shooters. Ngayon pa lang ha, may plano na itong ating Gilas Pilipinas para po diyan sa nalalapit na Asian Game. So natutuwa po tayo diyan mga shooters dahil ngayon pa lang pinaghahandaan na nila ito. Dahil ina-allowed naman ito mga shooters eh. Ina-allowed po 'yan, no, ng Olympic Council, no, na magkaroon ng dalawang import ang bawat bansa. So pag nagsabay itong Justin Brownlee and Angelo Kwame mga shooters, malaking impact ito para sa ating bansa mga shooters, di ba? So mas maganda ang kalalagayan ng ating bansa dito. So ang mga kasama nga po dyan mga shooters, so napakalalakas din mga shooters, no? Ito nga makakasama natin dyan sa Asian Game. So dahil ito makakalaban natin lahat, itong Thailand, China, Myanmar, Hong Kong, India, Qatar, Brunei, Kazakhstan, Mongolia, Bahrain, Chinese Taipei, at Afghanistan, Kuwait, Maldives, at yan pong ating bansang Pilipinas. So yan po yung ating makakalaban dyan mga shooters, no? Dahil yan po ay gaganapin dyan po sa China this coming October, September 23 up to October 8 mga shooters. Ang susunod po niyan ay sa 2026 na po, no? Yung Asian Game, yan po ay gaganapin naman dyan sa Nagoya, Japan mga shooters. So ngayon pa lang maganda itong pinaplano ng ating Asamahang Basketball ng Pilipinas. Kumbaga, open na sila na dalawang import or naturalized player ang gagamitin ng ating pambansang kupunan pagdating nga po ng Asian Game dyan sa China. So yan po yung napakagandang balita para sa atin, ano? Ngayon pa lang pinaghahandaan na, which is yan po yung dapat eh. Sabi ko nga, napakaganda sana kung may long-term plan etong ating SBP, Samahang Basketball ng Pilipinas, para po sa ating pambansang kupunan. Napakaganda po niyan kung mayroon tayong nakahandang kupunan na anytime pwede po nating ilaban. Diba? Kasi napakarami pong competition. Malapit na rin ang Olympic qualifier mga shooters. So dapat ngayon pa lang talaga pinaghahandaan na ng lubusan, no? Well, ngayon pa lang dapat maghanap na rin ng panibagong import itong ating Gilas Pilipinas dahil hindi na po bumabata si Justin Brownlee. So dapat ngayon pa lang ihanda na po nila. Well, si Angelo Kwame napakabata pa po niyan. Kumbaga, mahaba pang serbisyo ang dadalhin sa Gilas niyan. Pero itong Justin Brownlee, hindi na po bumabata to. Kaya dapat nakaredy na rin po ang ating Gilas Pilipinas dito, ang Samahang Basketball ng Pilipinas. So yan lang po yung ating video. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.